Ito mas ma mas mahigpit siya. Mas mahirap siyang ipasok. Kaya lapat na lapat compared doon sa stock na naluma na, lumuwag na. Kaya nahuhulog na. Ayun, nahuhulog kita niya naman kanina, nahuhulog na lang basta-basta. Ito, ang hirap ipasok, mas mahigpit. Kaya ang mangyayari, mas magiging aligned siya. Ayun, pati dito. Ano siya? Firm. Oh, hindi siya basta-basta na naipapasok lang kagaya nung kanina. So makakatulong to. Makakatulong to para sa mas maayos na pag-angat at pagbaba ng bola. Ayan, maigagayad niya talagang maigi. Kasi hindi na siya maluwag. So hindi na magiging maingay yung aking panggilid. So nilagawa ko dito mga kapatiran. Siyempre yung wrench na close wrench na 39 plus martilyo na magsisilbing impact. Doon sa sahig, siyempre lagyan niya ng sapin para wag magasgas yung ito, yung fork drive dito sa baba. Pero mas preferred ko kung mayroon kayong kagaya nitong sa amin na rubber rug, foot rug, o ano man tawag dyan. Eh dyan siya ilagay para mas kumapit, diba? Ayan o. Para mas kumapit, tsaka safe yung bakal. Walang magagasgas, walang sisira dito sa ilalim. Safe lahat. Kailangan nyo lang secure na apakan. Apakan nyo na rin mismo muna ito, yung close wrench, para makaikot kayo ng sakto. Ayan o, madaling madali lang. Yan lang yun. Kumbaga yan yung impact mo. Ito na yung impact na yung sa electro. Ayan o, bukas na ka siya agad. Bukas na nga siya agad. Mas kailangan mo lang talagang pigilan ang baka tumilapon yung spring, center spring. Dahan-dahan lang, unti-unti. Ano sa lumuwag na talaga siya. Kaya na ikutin ng daliri. Ayan. So, pagtaas yan, syempre, dahan-dahan mo lang i-release. Ayun, no? Power. Kung wala yung paa mo doon, tumilapon na sa mukha mo yung clutch assembly. So, ito na yung parts, no? Clutch assembly, yung clutch lining, tsaka ano-ano pa dyan. Ito yung center spring cover. Okay. Kailangan nyo pala ng flat screwdriver. Sa pagtanggal nito, itong lock niya, ang ginagawa ko ay yung flat screwdriver mo, pag siningit mo na siya, ay, mas madali. Madali lang pala. Kala ko sobrang tigas talaga. So yun lang, ganun lang. Siningit nyo siya na may konting twist. Pag twist tapos tulak, tatanggal na. So pag natanggal nyo na yun, yung lock, madali lang tanggalin to. Plate. Hindi ko alam ang mga tawag dito eh. Sensya na guys ha. Tapos sa pagtanggal naman ng itong clutch lining assembly, kuha kayo ng martilyo. Lapatan yun ng towel para hindi naman masira yung itong part na to. Kasi pupukuin mo siya. Although may ibang paraan pa naman, pero medyo mas madali kasi to, no? Pupukuin mo siya sa gitna. Yung force ng pagpukpuk mo doon, yun yung magkukos para umangat itong mga lining, no? At matatanggal na siya dyan sa pole niya. Hanggang sa matanggal na talaga siya. Na-release na, mas madali mo na lang matatanggal yung mga spring. Kasi hindi na sila mahigpit. Hindi na sila naka-stretch. So ito yung pinakamaliit talaga na ginawa ko. Before kasi prior itong video na to, no, sinubukan ko na talagang buksan itong aking CVT. Tapos nilinis ko kasi excited ako nang dumating kasi itong mga gamit ko, mga tools. Kaya nagmarunong. So nung kinabit ko na sila, kinabit ko na pabalik. Nilagyan ko ng grasa lahat ng akala ko tama dapat nilalagyan ng grasa. Mali pala kasi yung grasa na ginamit ko ay hindi naman heat resistant. So ang nangyari, mukhang lumala yung aking dragging. Naging maganda lang siya nung umpisa. Ang sarap lang manihuin kasi lumakas yung arangkada. Naging smooth, no? Pero ang problema ng katagalan, mga ilang araw lang lumipas, hindi nga inabot ng isang linggo. Nag-dragging na agad. Tapos sobrang dulas. Mararamdaman mo talaga na hindi kumakaapit yung clutch. Itong mga clutch lining sa bell. Kasi yung mga grasa na nilagay ko dito sa mga butas niya, eh siguro nagtalsikan na palabas.
Napunta sila dito. Ayan, kung mapapansin nyo. Wait lang. Ayan, merong mga dumi doon sa dulo. So, yun yung grasa na na-accumulate. Tapos, parang from time to time, binubuksan ko yung panggilid ko para punasan yan, para matuyo. Pero syempre, hindi pa rin talaga siya nawala kasi nandito sa loob yung sa loob na to mismo nung setup nung clutch assembly yung mga grasa, no? Kaya pag sa tuwing iikot na yung makina, yung aking CVT, naglalabasan pa rin yung mga grasa. Which is, nagkukos pa rin talaga siya ng pagdulas. Yun. Umangat na siya. So, kailangan yung tanggalin yung pin sa loob. Meron kasi itong pin, na pumipigil para hindi para nakakaikot to, no? So, meron siyang spiral dyan. Mamaya lang, papakita ko sa inyo. So, natanggal niya silang tatlo. Tatanggal niya na to. Yan. Yan, no? So, ito yung spiral na pinapasukan ng tatlong, ano, tatlong pin. So far, okay na, nabaklas na lahat. Pwede nang linisin. So, kapag nililinis kayo, yung advice ko ay gumamit kayo ng Joy dishwashing liquid para walang residue. Wala siyang, hindi siya nagpuputi-puti. Huwag kang gagamit ng any sabong panlaba or any klaseng sabon. Basta dishwashing liquid lang. Gamitin ninyo para siguradong mabula at nakakatanggal talaga ng grasa, ng langis, ng mantika, ng sebo. At least, pag natuyo na siya, wala siyang, hindi siya magpuputi-puti. Wala siyang any chemical reaction na maiiwan sa mga bakal na nandito. At natatanggal din pala ito. Itong gitna. Yan ha. Kailangan nyo rin tanggalin. Kailangan nyo rin linisin. Basta lahat ng natatanggal na parts, tanggalin nyo at linisin. Hugasan ng maigi para mawala lahat ng langis. Mamaya, lilinisin din to. Yung mga parts na nandyan, syempre itong CVT box. Lilinisin din yan. Sasabunin din. Nakita nyo kung gaano kadumi. Ito yung nangyari nung naglagay ako ng grasa. Maling-mali yung ginawa ko. Ayan, sobrang dumi yan. In reality. Tapos, linisin din to. Ngayon ko anong nangyari talaga. Mali talaga yung ginawa ko. Sobrang mali. So, ayan yung huwag yung gagawin na ha. Learn from me. Magkukos pa yata na sira sa aking motor kung hindi na agapan. Ito pala yung cover. Kailangan nyo rin lilisin yung loob niyan. Lahat dapat lilinisin. Pati yung mga tornilyo.